So, good day po. So, tutorial lang po about sa paggamit po ng student portal natin. So, mag-open lang po kayo ng any type of browser. So, type nyo lang po yung link po ng 203.177.216.246/CABSU-CCC-Student-Portal. So, ibibigay ko naman po yung link sa mismong description po ng video. So, once po na makapunta po kayo sa mismong login form, so, nandoon po yung mag-input po kayo ng student number and password. So, yung password po natin is default lang po sa simula. So, provided rin po siya sa mismong description. So, pagka-login nyo po, papalitan lang po natin yung mismong password po natin. So, para hindi magamit ng iba or hindi mapalitan ng iba. So, kahit saang page kayo pumunta, so, hindi siya pwedeng puntahan. Kasi kailangan change password muna. So, saset po natin yung mismong birthday. Then, yung desired password po na gusto nyo gamitin. So, once po na ma-change yung password, so, ilalagap po kayo ng mismong website para gamitin nyo na yung mismong password na nilagay nyo. Once po na makapasok na po tayo, so first page po will be the dashboard. So nandoon po yung school calendar. So lahat po ng events na meron kay school, so makikita po natin dito. So announcements from teachers, from school and news is nandito na rin po, pati sa mga student org. So makikita na rin po natin dito sa announcements and news. Then susunod na page po is student information, which is nandito po yung encoded po natin. So, kung may mali po tayong data, pwede po natin siya paltan. So, sa upper right lang po siya ng bawat box, is doon siya makikita. First is updating ng student information kung may mali po tayo dito. Or kung yung middle name po natin is naka middle initial, kindly papaltan na lang po at gawin na lang po middle name. Then sa personal information, so kung mali man po yung address, so yung province, municipalities, yung gender, civil status, citizenship, or religion, so pwede natin siyang paltan. Sa guardian information, ganoon din. Kung gusto nyo magpa-or kung nagpalit na ng na contact number yung guardian nyo, so pwede nyo paltan doon. Then, other page will be the enrolled subjects. So, sa enrolled subjects, so kung aling SEM po yung last na enrolled ka, so yun po yung mga ipapakita doon. So, dummy account lang po ito nandito. So, makikita nyo po na yung year level nyo yung section is blanco. Pero kung sa account nyo is makikita nyo dyan yung mismong last SEM. Kung anong year ka last SEM at anong section. So, lahat ng subject na meron ka, so, nakalagay dyan. Ganoon rin po sa mismong class schedule. So, yung mga schedule nyo from Monday to Friday or hanggang Saturday, kung may NSTP ko first year, so makikita nyo dyan kung sino teacher at kung anong room. So sa student grades, so pwede nyo i-drop down yung school year. So makikita nyo dyan sa inyo is kung alin lang yung mga na-take yung school year. Then once na-drop down yung school year, lalabas yung semester na meron kayong taken. So pwede kayong mag-change para makita nyo yung grade nyo sa ibang last semester. Then sa student information sa baba, based sa mismong selected. Pero ang default niya po or yung mga nakaset agad is makikita nyo agad yung grade nyo last semester. Bali yung po kasi yung default na school year and semester na nakaset pa sa system. So, kung gusto nyo makita ng biglaan or gusto nyo mag-report ng mga missing grades na nawala doon saan nyo sa list nyo, so dito sa upper right makikita nyo yung student checklist. So, once na pag-click yung student checklist, so, nandito na po yung checklist or yung nakikita nyo pagka nagpapa-evaluate kayo yung sinusulatan ng grades. So, from first year up to fourth year, lahat ng subject na kukunin nyo is naka-ano na dyan, is naka-display na. At yung mga prerequisites nila. So, nandyan na rin kung sino instructor yung nag-base sa iyo at yung mismong grade niya. Kung anong SEM, kinuha, at school year.
So, kung may makita kayong blanco sa grade nyo, so, kindly, ano na lang po, request for missing grades na lang po para makompleto po namin yung mismong list ng grades nyo. For requesting, nandito lang po siya sa upper right side. So, pag-click nyo dyan, so, kung alin lang rin yung mga na-take yung school year, yun lang yung nalalabas dito. Sa pagkatapos, pagka na-click nyo yung school year, lalabas yung semester. I-click nyo lang rin, then pipil up nyo yung subject code. Ano ba yung subject code? Yun yung makikita nyo sa left side, which is yung course code nya. For example, wala ako sa computer programming or nawala yung grades ko sa computer programming. So, ilalagay yung DCIT 22. Saka, kung saang section ako kasama nun. For example, nung tinay ko to last year pa, nasa CS1A ako. So, ilalagay yung CS1A. Tapos, click request lang. So, papasok po yung request natin kay registrar para may update po yung missing subjects. Para once, missing grades. Para once po na nag-request na tayo ng TR or ng list of grades natin, so, sigurado po tayo na kompleto yung list natin. So, yan pa lang naman po ang function ng mismong student natin, student portal. Pero eventually po, yung magiging enrollment po ng school natin is dito na rin gagawin. So, online enrollment na po ang mangyayari. So, kindly wait for the updates na lang po. So, yun lamang po.